this is our grilled tilapia. It's crispy again. Crispy ulit yan. Sarap nyan. Ito yung ating minarinate kagabi. Yummy! Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Tayo ay mag-aani ng spring onion. Ilalagay natin sa chan ng, anong tawag dito, ng tilapia. Mag-iihaw tayo bukas ng tilapia. So, imamarinate ko na siya tonight para tomorrow okay na siya, lasang-lasa siya. So, ang kukunin lang natin sa mga spring onions natin is yung mga dahon lang na yung mga ganyan na yung nabali-bali sa sandstorm. Yan, kasi masisira na rin naman yan. So, hindi natin siya bubunutin. Okay. Basta't kung ano lang yung nasisira ng mga dahon na nabali-bali, yun lang yung ating aanihin. Stay tuned! Ah, may gunting tayo dito. Itong gunting na to, dito ko na lang talaga yung ginagamit sa garden. And then, nagdala ko ng tissue. Ito yung lagayan ko. Lalagyan ko ng spring onion. So, dito muna tayo sa may dulo. Kasi wala din akong ilaw dito. Isa lang yung ilaw dito eh. Ayan. So, ito. Kita ba? Ayan. Dahil nabali-bali na siya, kunin ko na lang yung dahon na yan. Hindi na rin naman yan tutuloy. Para magsanga na lang siya ng kanya. Ayan. And then, dumating na yung kapitbahay natin. Ayan. Ilalagay lang natin. Sayang naman kasi dahil hindi na rin naman yan masisira, lang din na mabubulok na yan. O diba, ang sarap-sarap lang sa pakiramdam na po, pwede kang anytime, pwede kang kumuha sa garden mo. Magluluto ka, tapos, eto o, dalawa na siyang sanga. Dalawa na siya, dumalawa na. Putulin lang natin tong malalaki. Yan. Kasi dalawa lang din naman yung tilapia namin. Dalawang malaking tilapia. So, yun lang yung ilalagay natin dun sa ito lang. So, lahat pala to. Yan. Ang dami na. Nakakatawa naman siya. Kaysa hindi mapakinabangan. So, atin na lang kunin. Tapos, pag kami nagsigang, aanihan na rin namin yung kangkong. Kasi gigil na talaga yung kapatid ko dyan na anihan. Tuwan-tuwa siya dyan sa kangkong na yan. Kasi sobrang dami na niya kagad doon, laguna niya. So, pag inanihan namin niya, mas lalo siyang dadami. Yun. Then, ito lang mga bali-bali. Para lang mag-ano rin siya, lumaguna. Yan, ang dami din naman natin nakuha kahit paano. Wait lang, mayroon dito sa dulo pa. So, yan to. Diyan lang kayo. Wait lang. Sayang naman to. Ayun. Yay! Ang dami nating naani. Isipin mo yun, oh. Dami kagad nating naani. Na ito, spring onion, libre na. Tapos ma-marinate ko na siya ngayon. And then, papakita ko sa inyo yung pag-iihaw bukas. Hindi ako... Ayun, tayo bubulong lang ha. Bubulong lang tayo at may mga tulog na. Pakita ko lang sa inyo pag ma-marinate natin ng tilapia. Ito yung ating spring onion na naani dun sa ating garden. Meron tayong salt. May black pepper powder tayo. Meron tayong garlic powder. Tapos meron tayong basil, oregano, rosemary, parsley, tapos itong dito, sibuyas, luya, tsaka bawang. So, bakit maraming mga ganyan? Meron naman kasi kami mga herbs, kaya okay lang siya. Kung wala naman kayo mga ganyan, okay lang din. Kasi pag itong mga herbs na to, inihaw na natin, inihaw na yung tilapia, sobrang bango niyan. At saka lumalasa talaga siya dun sa laman nung iihaw mo. Then, ito yung
tilapia natin, ang lalaki oh. Dalawa siya. So bukas hapunan namin siya. So dito lang tayo sa may gilid. Kasi tulog na ang aming baby Bochog. Hindi tayo pwede maingay. Tapos ito, lalagyan lang natin, ilalagay lang natin lahat tong, kita ba? Iba natin ng konti ha. Ito pa yung kamay natin. Yun. Yan, ilalagay na lang, itatansyahin ko na lang yung lahat ng mga ingredients kasi lagi naman ganun, nagtatansya lang ako kasi hindi naman ako chef or magaling magluto. Kaya itinatansya ko na lang palagi. Panlagay natin yan sa loob ng tiyan. Sa labas. Inadamihan ko yan. Kasi madami. Yan. Tingnan mo. Tapos kahit may fresh garlic na tayo, naglalagay pa rin tayo ng garlic powder. Para mas mabango. Mas malasa siya. Tapos itong basil. Alam niya, oregano, napakabango. As in, sobra. Sa pagluluto. And alam naman natin na ang oregano is healthy. Rosemary, hindi lang steak na nilalagay ng rosemary. Tapos parsley. Diba lahat yan, herbs na yan, gamot din yan eh. So bakit natin naantay magkasakit? Ano yung nakakad? Then lalagyan natin ng kunting olive oil, virgin olive oil. Ito ay style ko lang ha. Hula-hula pa, cham. Hahaluin natin ang kamay. Nahalo ko lang yan ng ganyan. Para yung katas niya. Para yung ano niya, magtatas siya. Tsaka yung mga lasa nila ay mag-equal. Ayan. Then, yung fish natin naman is yun ay hugas na. Itong ating malaking tilapia, hugas na yan. Ilalagay na natin yan. Una natin ilalagay is yung dahon ng sibuyas sa loob. Or pwede rin naman sa labas. Mauna muna itong mga ingredients na to para hindi siya matapon pag inihaw na. Nahatiin lang natin to dito sa dalawang tilapia.
Gagawa tayo ng hiwalay dyan sa pampahid sa labas, yung mga herbs na lang. So magdadagdag tayo. Asin. Kasi kinulang. Kamunta. Pampahid lang dun sa labas. Garlic powder. Ka-dragons kaya hindi ako madaling magdapuan ng sat ng ubot sipon. Dahil mahilig talaga ako sa mga ganito. Spices. Antibacterial kasi yung mga spices. Ang bango ng ito bukas para itong amoy steak. Ganun na ito, lalagyan natin ng konting olive oil. Hindi kami dito naglalagay ng mga ano. Ayan na siya. Hindi kami naglalagay dito ng mga magic syrup. Hindi kami naglalagay. Ayan siya. Gawin ko lang ulit. Ito ipupunas natin sa labas. Oh, nawala yung langsa. Kahit hindi pa siya naluluto, wala na siyang langsa. Siya na marinate na natap, nalagyan na natin ng palaman. Tapos bukas ihaw na lang natin siya. Pakita ko sa inyo bukas ng pag-iihaw. Sa labas tayo mag-iihaw bukas. Good night. Hello, hindi hello. Na live, hindi na yung live. Hindi na. Ay, ito na po yung ating tilapia na inihaw na ating minarinate kagabi. Yan, sobrang lalaki niya. And itong brother ko ang taga-ihaw ko. Hello guys. Ayan. Banding namin. Diba? Wala kami dyan. Yun. Take over. Malapit na tong vlog take over. Maluto. Malutong yan. Crispy yan. Crispy. Kaya nilagay ko yung apoy sa buntot eh. Hindi siya na. Yun. Pati ilangaw guys. Ano na eh. Ihaw na ba? Ilagay mo sa isang mangkok. Alin? Yun lang. Luto na eh. Ah, hindi kasi gawa nga nito. Naamoy nila dito, na-attract sila dito sa amoy nitong isda. Gawa dito yan. For sure. Kasi kanina nung nag-awal siya ako, wala naman langaw eh. Tumumbak eh. Dito yan. Na-attract sila sa amoy. Ikaw ba naman ang makaamoy ng malansa? Ay, ito na gato. Feeling ko luto na yun eh. Kunti na lang na. Gati, angat mo na ako. Guys, tingin niyo to, oh. Eh, hindi pa naman ito. Sige, angat mo konti nga, no. Yes, yeah, sa taas. Guys, sa guys, angat mo konti. Sa last dosa. Ako, hawa. Akin na yung ano. Nasaan na yung pang... Oh, mainit, ha.
Halay ba? Mamaya na yan doon sa mamaya na. Hindi ako kasya. Ah, lamig. Tapos ang hangin. Hindi pa. Tapos nga ako. Bakit? Alam ko ko eh. Hindi ka mag-iing. Hindi ka nababalik? Bakit pa? Yan na, ipakita ko na lang sa inyo mamaya pag ano na, tapos na. Magla-live tayo. Now, this is our grilled tilapia. It's crispy again. Crispy ulit yan. Sarap niyan. Ito yung ating minarinate kagabi. Yummy!